Taong 1906, sa kasaysayan ng Hulusulu, ay nasuwi ang 994 na Moro, kabilang ang mga babae at mga bata sa kamay ng Amerikano, gamit ang makabagong armas tulad ng machine gun, laban sa kris at barong ng mga tausug. Walang duda, ito ay malawakang pagpaslang sa mga tausug na naitala sa kasaysayan ng Hulusulu. Sinasabing ang mga nasawi ay ang mga tumatanggi na magbayad ng tax sa Amerikano, kaya sila ay inatake ng mga ito. Subalit ang lugar na yon ay tanging naninirahan ay ang mga sibilyan at walang kakayanang magbayad ng tax sa kanila. Sa kabila ng lahat, ipinamalas pa din ng mga tausug ang kanilang katapangan sa pamamagitan ng hormintadong paglusob. Paglusob na walang ibang pagpipilian kundi ang kamatayan at ang makapatay. Nasawi ang 21 sundalong Amerikano kabilang ang 75 sugatan. Kung tutuusin, napilitan ang lumaban ng mga tausug ng panahon na yon dahil sila ay inuusig at wala nang pagpipilian kundi harapin ang pintuan ng kabilang buhay. Walang habas na nagpaulan ng bomba ang mga Amerikano. Hindi na isinalang-alang ang kalagayan ng mga kababaihan at kabataan sa lugar na yon. May larawan ang nasabing pangyayari sa Budyado matapos ang labanan. Halos umabot ng 5 talampakan ang pagkakasalansan ng mga nasawing Moro, kabilang ang mga bata at kababaihan. Pare-parehas dadad ng bala ang kanilang mga katawan. Makikita rin sa larawan kung paano inalisan ng karapatan ang mga bangkay ng kapatid nating Moro dahil pinapatungan pa nila ang dibdib ng isang nakapatong na babae at wala itong pangitaas na kasuotan. Matapos ang insidente ito, binatikos ito ng maraming media sa iba't ibang bansa dahil nga sa kumakalat na larawan. Ito ay malinaw na masakir. Subalit marin itong tinanggi ng pinunong Amerika na umatake sa Budyado. Ikinatwira niya na nagbihis ng panlalaki ang kababaihan kaya akala nila lalaki ang kanilang inaatake. Ang isa pang sinabi ni General Leonard Wood, ginawa daw pananggalang ang mga bata kaya sila nadamay. Mga dahilang hindi katanggap-tanggap ng isang matinong kaisipan. Ang pangyayaring ito ay ipinagmalaki ng General at sinabing pinakamalaking tagumpay nila laban sa mga Moro. Magpasa hanggang ngayon, hati pa rin ang paniniwala ng historian tungkol sa insidente ito. May nagsasabing mga sibilyan ang kanilang inatake na piniling mamundok dahil walang kakayanang magbayad ng tax at ginawang sakripisyo ng General kapalit ang promosyon sa ginawa niyang pag-atake nila dito. May nagsasabing mga rebelde talaga ito at pumapanig kay General Wood. Kung ano't ano man ang katotohanan sa pangyayaring ito ay pinapakita pa din ng mga kapatid nating tausug na lalaban sila kahit walang hawak na sandata. Handa silang ibuwis ang kanilang buhay para sa paniniwala, para sa bayan at para sa pamilya. Dahil sa pangyayaring ito at labis na takot ang mga Amerikano sa tausug, naimbento ng Amerikano ang kalibre 45 na may one-stop shot. Dahil nga sa mga paglusob na atake ng mga Moro, gamit lamang ang kanilang matatalas na kris. Naalala ko ang binitawang salita ni General Luna, huwag kayong magpapadala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Naniniwala ako sa binitawang salita ni General. Kung nagkaisa lang sana at walang naghangad ng kapangyarihan noong panahon ng pananakop, mahihirapan silang sakupin ang ating bansa. Kung nagkataong hindi ni pinaslang o napaslang sa General Luna at Supremo Andres Bonifacio at sabay silang naikipaglaban, hindi sana basta-basta bibigay ang depensa ng ating bansa. Kung kayo ang tatanungin mga kasalaysay, ano ang masasabi nyo sa naganap sa Budyado? Dapat bang idamay ang kababaihan at mga bata sa digmaan? Pag-usapan natin yan sa comment section. Ako si Chance at ako ang magsasakang mananalaysay.